Hey guys, it's me again, NekahChe. So for today's video, gusto kong maglinis kasi sobrang kalat ng room na to and gagamitin ko muna tong room na to kasi umuwi yung ate ko sa Iloilo kasama yung husband niya tsaka yung anak nila. So yun, nung first na umuwi sila, sobrang kalat ng room na to kasi syempre may anak sila, bata pa, kaya syempre sobrang kalat niya. So ayun, ngayon, gusto kong maglinis dito kasi kami muna yung gagamit ng room na to. And then, ililipat ko muna yung mga things ko dito para maayos ko na din. Tapos, makapag-spin ako dito sa room na to. So, ngayon, wala naman akong ginagawa. Kaya naisipan kong i-vlog na lang din yung paglilinis ko. Para ma-inspire ko din kayo na maglinis ng room nyo. Pag wala kayong ginagawa, katulad ko, pag ako, wala akong ginagawa, mahilig ako maglinis kasi ayoko mag-stay sa makalat or mga parang hindi ka ayayang pag-stay yan. So ayan, gets nyo naman na yan pag babae ka, gusto mo talagang malinis. So ayan, ngayon matagal-tagal pa naman yung graduation ko and ngayon wala naman ginagawa kaya ayan, gusto ko maggawa ng vid na ganito ng paglilinis kasi yung graduation ko is matagal-tagal pa and June 27, and yung next pa na class ko is July 17. So, ayun. Matagal-tagal pa. Kaya, ato ako, dito sa condo, upo lang ng upo. Kaya, pag wala kayong ginagawa, maglilis kayo. Okay, girls? Let's all clean for the better. Hey guys! So, ayun, update lang. Nailipat ko na yung mga gamit ko dito ngayon sa room. And sobrang kalat niya kasi sobrang dami ng gamit ko. And then, ayusin ko na lang siya ngayon. Ipapakita ko na lang kung ano siya kakalat. And then, mamaya kung ano yung magiging result niya. Montage-montage siya lang kasi pag ang hirap mag-vlog pag naglilinis kasi parang hindi mo na matapos yung ginagawa mo. Kaya, ipapakita ko na lang yung montage ng paglilinis. Ito. And then, i-review ko na din sa inyo kung ano yung naging result ng paglilinis ko. And, yeah, ito na yun. So, pagkapasok ng kwarto, ito yung makikita agad. Yung cabinet ko, na may mga gamit ko na kailangan, mga makeup, mga books, mga skincare, shoes. And then, dito yung malaking bed.
at nilagyan na lang din ako ng lights, fairy lights, para may effect naman na maganda. And then, yan yung curtain, hindi pa napapalitan. Temporary na lang muna. And then, dito. Yan. Dito yung TV ng pamangkin ko para sa YouTube na mga cartoons, and then laptop na pang-edit ko sa vlog, and then yung malaking TV sa kuya ko, sa asawa ng ate ko, and then dito, and then dito pwede siya maging upuan, pero pwede siya may open at nilagyan ng mga gamit. Diyan lahat ng mga gamit ng ate ko. And then, dito meron malaking flower na frame. And then, nilagay ko dyan yung bear na binigay sa akin. And binigay sa akin ng birthday ko. And then, flowers para maging mukhang lively na yung buong kwarto. And yung mga pillow na maliliit, check ko na lang din nilagay sa taas para hindi naman mukhang kalbo at may texture or design yung kwarto ko na hindi boring. So, ayan. Ito lang naman yung itsura niya, all in all. Hey guys! So, ayan. Tapos na ako maglinis. So, ayan. May isi-share lang ako sa inyo sa video kong ito. Yung point ng vlog na to is gusto kong ma-inspire yung mga tao or mga babae or kung sino man na nanonood na dapat maging malinis tayo sa ating paligid, sa ating katawan. Syempre, kailangan yun para maging hygienic tayo, na hindi tayo pagsabihan ng mga ibang tao, huwag tayong i-judge, gano'n. So, dapat marunong tayo maglinis sa lahat-lahat ng bagay. Tapos, huwag tayo magtapo ng basura kung saan-saan. Maging responsible tayo sa ating mga ginagawa sa ating buhay. Dapat, kung kahit ano man yung estado ng buhay mo, dapat marunong ka maglinis. Kasi kung umikot man yung mundo at bumaba ka man, at least marunong ka pa rin gumawa ng mga gawaing bahay at mga yung hindi ka magugulat na lang kung ano yung gagawin mo, kung maninibago ka. So ayun, kaya ina-apply ko na lang din sa sarili ko. Kasi habang dumatanda tayo, dapat marunong tayo makihalubilo sa ibang tao, na kung makakasama tayo ng ibang tao, eh marunong tayong makisabay sa kanila, hindi tayo out of place dahil hindi tayo marunong na nga kung ano man yung kaya nilang gawin. So ayan, dapat hindi lang puro okay lang, hindi puro iba yung gumagawa para sa'yo, dapat marunong ka rin gumawa para sa sarili mo. So ayan, yun lang yung i-share ko. Lahat naman tayo, alam ko, sa mga nanonood, alam ko naman na marunong tayo maglinis sa ating katawan. So, why not i-apply natin sa mga bagay-bagay? Like, sa paligid mo, huwag mong hayaang madumi yung paligid mo kasi marunong ka nga maglinis ang sarili mo. Kaya kailangan mo rin maglinis ng paligid mo. So, ayan. Yun lang yung point ng vlog kong ito. So, I hope nagustuhan niyo, and salamat sa pagpanonood. Thank you. Bye.